Nakita sa drone video ang malaking sunog sa Bacolod City. Mahigit 80 bahay ang nasunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy mula sa bahay ng isang karpintero kaninang madaling araw. Walang napaulat na nasaktan, pero may ilang nasunugan na nanakawan pa. Pinapapreno muna ng halos lahat ng senador ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. 22 sa kanila ang pumirma sa resolusyon para suspindihin ito. Mismo si Senate President Cheese Escudero ang nagrekomenda ng ihain ito para ipatigil muna ang programa habang hindi pa nare-resolve ang ilang issue ng mga jeepney driver at operator. Marami pa raw kasing hindi nagko-consolidate ng prangkisa at problemado sa pambili ng modern jeepney. Kung ang grupong piston natuwa sa resolusyon, inalmahan naman ito ng Magnificent Seven, ang koalisyon ng transport groups na nakikiisa sa programa. Bago pa man ilabas ang resolusyon, sumulat na ang Department of Transportation kay Escudero. Anila, di raw kailangan bumili agad ng modern jeepney pag nag-consolidate. Bagamat, kailangan pa rin bumili sa susunod na 3 hanggang 4 na taon. Di rin daw kailangan na imported dahil may local modern jeepney na compliant sa greenhouse gas emission. Pinapapreno muna ng halos lahat ng senador ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. 22 sa kanila ang pumirma sa resolusyon para suspindihin ito. Mismo si Senate President Cheese Escudero ang nagrekomenda ng ihain ito para ipatigil muna ang programa habang hindi pa nare-resolve ang ilang issue ng mga jeepney driver at operator. Marami pa raw kasing hindi nagko-consolidate ng prangkisa at problemado sa pambili ng modern jeepney. Kung ang grupong piston natuwa sa resolusyon, inalmahan naman ito ng Magnificent Seven, ang koalisyon ng transport groups na nakikiisa sa programa. Bago pa man ilabas ang resolusyon, sumulat na ang Department of Transportation kay Escudero. Anila, di raw kailangan bumili agad ng modern jeepney pag nag-consolidate. Bagamat, kailangan pa rin bumili sa susunod na 3 hanggang 4 na taon. Di rin daw kailangan na imported dahil may local modern jeepney na compliant sa greenhouse gas emission. Inilagay sa state of calamity ang 8 lugar sa Cavite kasunod ng pagkalat ng tumagas na langis na pinaniniwala ang galing sa MT Terra Nova sa Limay, Bataan. May report si Jude Veneracion. Yan po yung limasag. Mura, 120 nga langis. Punong-puno na po ng langis. Ibinahagi ni Cavite Governor John Vic Rimulya ang video na ito ng mga bagong huling alimasag na hindi na mapapakinabangan. Umabot na kasi sa mga dalampasigan ng probinsya ang langis na pinaniniwala ang galing sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Sa isang barangay sa bayan ng Tanza, nanuot ang langis sa mga buhangin. May mga patay na isda na rin sa dalampasigan, pero hindi pa matiyako na namatay sila sa oil spill. Kailangan po kasi may scientificong basihan para makita kung ito ba ay dahil sa nangyaring oil spill. Alam naman natin ang mga isda ay moving din yan, hindi lang yan dito sa coastal area ng Cavite but the whole Manila Bay. Ang isang residente, nangangambang kontaminado ang nakain niyang isda. Eh, pagkakawit, tinigil ko na ho rin pagkain ko kasi nakalasa nga ho eh. May lasa. 8 lugar sa Cavite ang inilagay na sa state of calamity dahil sa epekto ng oil spill. May fishing ban na rin sa 9 na coastal towns mula Bacoor hanggang Ternate. Yung mga isda ay may mga amoy at may mga nakita na rin ho tayo na mga alimasag na kung saan punong-puno po ng langis. Ang mga isda naman sa mga palengke ng Bataan, ligtas pang kainin ayon sa BFAR, pero bagsak na ang bentahan. Nauna po yung mga suki po. Sila-sila pa po yung una-una talaga natatakot. Sa publiko, ito naman yung payo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung gusto nyong bumili ng isda, unang-una, titignan nyo. Kung walang marka ng langis, okay yan. Aamuyin, lalo na yung hasang. Kung wala kayo naamoy na ganun, okay din yan. Hindi na rekomenda na rin ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong Bataan. Sa ngayon, hindi pa rin naumpisahan ang paghigop sa 1.4 million liters ng industrial fuel mula sa MTKR Terra Nova dahil pahirapan ang pagselyo sa mga valve ng barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, tutulong na ang Amerika sa magsalba ng lumubog na motor tanker.
hindi pa man tapos ang problema sa MTKR Terranova at MTKR Jason Bradley na lumubog sa Mariveres. Isa pang barko ang sumadsad naman sa parehong bayan. Abandonado na ito. Ang motor tanker Mirola Una po contains ay diesel fuel oil. Diesel fuel oil is considered to be a light type of oil which can dissipate kapag po nasa dagat na po siya by natural weathering. So meaning po sa init ng araw, alon. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patayan dalawang bata sa Lamitan, Basilan matapos umanong malason sa inulam nilang puffer fish o butete. Ayon sa mga pulis, pritong butete ang hinapunan ng mag-anak noong Lunes. Madaling araw ng Martes, nahilo at nagsukaraw sila. Namatay sa bahay ang magkapatid na edad 4 at 7. Naisugod naman sa ospital ang kanilang nanay at dalawa pang kapatid na ngayon nagpapagaling. Isa sa ilalim sa toxicology examination ang sample ng natirang butete. Ayon sa eksperto, ang butete ay may taglay na lason at kailangan ng sapat na kaalaman sa pagluluto nito. Nagsampa ng reklamong drug smuggling at graft si dating Senador Antonio Trillanes laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Kasama rin sa mga inireklamo ni Trillanes sa Department of Justice si Attorney Mance Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, dating Customs Chief ni Canor Feldon at 7 iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabuna na bistong nakatago sa 5 bakal na cylinder sa isang raid sa Valenzuela noong 2017. Tinawag ni Congressman Duterte na welcome development ang paghahain ng reklamo para masagot niya ang mga akusasyon sa ilalim ng sistema ng batas. Inosente raw siya at tiwalang malilinis ng judicial process ang kanyang pangalan. Patuloy naming kinukuha ang panig ng iba pang inireklamo. Sapul sa CCTV ang pananalasa na isang buhawi sa Amerika. Winasiwas at pinataob nito ang isang trailer sa Middle Tennessee State University. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa California naman, halos lapitan na ng apoy ang ilang bomberong rumisponde sa wildfire. Mayigit 5,000 bombero na ang nagtulong-tulong para apulahin ito. Wala namang nasugatan o nasawi, pero pwersahang inilikas ang mahigit 4,000 tao. Kain to the max ka ba pag stressed? Emotional o stress eating ang tawag dyan at mapanganib daw yan sa kalusugan. Ang Fit Track Report hatid ni Katrina Son. Sa pagkain ba ang baling mo tuwing maraming iniisip o stressed? Baka emotional o stress eating na iyan. Si Ricky Ducas Jr. na first responder nung pandemic, naranasan daw iyan. So unconsciously, nagiging coping mechanism ko ang pag-stress eating. Hindi daw niya namalayan na pabigat na ng pabigat ang kanyang timbang hanggang sa... Nagkaroon dahil sa stress eating, nagkaroon ako ng cardiovascular problem, nag-heart attack ako, so na-angioplasty ako at... Kaya pinilit niyang baguhin ang nakasanayang stress eating. Pagkain din daw ang naisip ni Elgin Paspe kapag na-challenge sa pagpapatakbo sa negosyo. Kahit pa paano, di ba, parang nababawasan yung stress na napifeel mo. Gayong paminsan di ka makakulik sa customer. Ayon sa eksperto, pakiramdam ng tao sumasaya siya sa stress eating. Hindi rin daw kailangang marami ang kinakain basta malimit itong gawin. Stress eating na. Stress eating is actually not normal kasi parang nabubuhos mo yung mga problema mo sa pagkain. At usually, ang kinakain mo, hindi talaga healthy. It can be chocolates, no? And be cakes, no? Or something sugary. Kasi ang feeling natin, pag andun yung mga comfort food natin, we are energized. Pero kung laging nagsistress eating, maaring magkaroon ng problema sa kalusugan. Tataas ang kolesterol o magiging diabetic. Maaari ring magkaroon ng problema sa nutrisyon para sa mga dumaranas ng stress eating. Imbes na tsokolate o matatamis na pagkain, kumain na lang ng masusustansyang pagkain, sabayan din ng ehersisyo, at dapat magkaroon ng relaxing at healthy environment.
Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Madalas bang nakakalusot sa gate ang inyong alagang aso? Ang isang fur mom may witty na solusyon para di matakasan ng kanyang fur baby. Pusuan niyan sa report ni Oscar Oida. Ang dating asong gala na si Liit, talagang palagala. Mahilig maglakwatsa kaya madalas sa butas ng gate pumupuga. Bigla na lang siya naging palatakas. Gulat ako, naisipan niyang lumusot dun sa gate. Nakailang labas na siya noon eh, so nakailang habol na rin kami sa kanya. Eh syempre, hindi naman safe yun. Kahit lagyan ng screen ang butas ng gate, magaling pumuslit si Liit. Ewan ko, sobrang galing nito eh. Kaya pa rin niyang lumabas. Magaling po siyang ngat-ngatin. Ang naisip ng fur mom na si Eloisa, lagyan ng rolling pin sa likod ang kanyang ni-rescue na dog. Sakto daw ang size dahil lang subukang lumabas muli. Takas no more. Huli pero hindi kulong ang posaway na fur baby. Sabi ni Eloisa, komportable at nakakahiga si Liit kahit may rolling pin. Panandalian lang daw ito dahil magpapagawa sila ng angkop na gate paglipat ng bahay. Mas hindi po safe sa labas kesa naman hayaan ko lang. Napamahal na din siya sa akin and parang feeling ko bigay po siya sa amin ni Lord. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon. Ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.